Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 2, 2020, at mukhang wala nang ibang gustong puntahan yung ating index sa ngayon kundi bumagsak. So nag-loss na naman tayo ng -1.05%. So bloody pa rin yung ating market for the last 2 weeks. And then bumagsak tayo sa 5,738.39 naman. So wala tayong ibang makitang stocks dito na yung talagang umaakyat na dire-diretso, kundi nagba-bounce-bounce na lang yung ating mga stocks, kasi overall yung pong market natin talaga is hindi maganda. Mamaya makita natin yung ibang indices. Tayo lang po yung mapula for this day naman. So ito po yung meron pa rin mga top trending. So ito pa rin mga pinag-uusapan. Si Mary March, si Dito, si Ayala, pangatlo na siya. NIKL, Ferronickel, CHP. So naglabasan yung mga ano natin. Mga kasino, si Bloom, HLCM, and then si Mark Ventures, at ang ating PSEI index naman. Pakibasa po lagi yung ating disclaimer bago po tayo magpatuloy. And as usual, kung bago ka pa lang dito sa ating trading channel, so subscribe ka na lang dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, at i-browse mo po yung laman ng ating channel para sa mga daily updates po natin dito sa ating stock market. And then yung mga pag-aaral na ginagawa po natin dito sa ating market, at yung mga reward risk na kailangan nating pag-aralan kapag tayo po ay nagtitrade dito sa market natin. So lalong-lalo na ngayon, medyo laging pula po yung ating mga stocks sa ngayon naman. So doon sa mga kasama natin na hindi pa masyadong marunong doon sa mga technical analysis, so follow mo na lang ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader para sa ating mga posts at yung mga pinag-uusapan natin kasama po yung mga ibang traders. And then follow mo din lang ako dito sa ating page na Palaboy Traders, and then sa mga news na nire-retweet natin. So follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader na Twitter account naman. So pinag-usapan dito yung lahat ng indices natin ngayong araw na to is talaga namang mapulang mapula, at ang nangunguna sa atin is yung property saka yung finance sector natin sa ngayon is mapula na nga naman po ngayong araw na to. So bisitahin natin yung ating index. So mukhang yun na nga yung pupuntahan ng ating index, magdo-double check dito sa pinaka-low natin nung nakaraan at around, siguro around 5,700. So nagkaroon na siya ng maliit na bounce kanina, pero hindi pa rin yan yung inaasahan natin na reversal sign ng ating PSEI market, kasi yung candle po natin is still very bearish na candle po. So in-expect natin for the coming few days baka mag-oversold itong si PSEI natin, kasi walang-wala nga po talagang optimism sa kanya. So ibalik natin yung ating dinodrawing sa kanya na trading channel nung nakaraan. So, di ba, ito na yung bago nating trading channel dito sa ating index. So, hopefully, hindi siya pupunta dito sa mas mababa pa. Magkaroon lang siya ng retest dito sa pinakamababa natin na last time, 5,700 level. So, marami tayong mga support dito sa area na to. So, hopefully, hindi na masyadong bumagsak pa si PSEI natin. Pero, hindi pa rin yan yung recover signal na inaantay nga po natin sa kanya, kasi medyo malakas pa rin po yung ating net foreign selling. So tingin ka dito sa ating summary ng ating PSEI, makita mo dito -1.64 billion, at kanina tinatrack natin kung saan galing yung malaking percentage ng net outflow. Mukhang galing po kay Ayala, kaya siya yung kasama dito sa ating top trending stocks naman. So tingin tayo dito sa global market, yung sinasabi ko kanina. So makita mo dito, mukhang maganda na naman mamayang gabi yung US market po natin. So makita mo, pataas yung direction ng kanilang charts, yung Dow Futures 0.69, yung Nasdaq yung pinakamataas sa kanila, 1.01% yung possible na iakyat na naman niya pag opening po ng kanilang market. So makita mo dito, kahapon, green na naman si US market. So ang nakita ko, si Zoom yata yung ano, malakas sa kanila. So yun yung, di ba, ginagamit ng mga estudyante sa ngayon pag meron silang mga online classes. So siya yung nag-benefit dito sa pandemic, technology company. So siya po yung pinapuntahan ng mga traders dito sa international market. So makita mo din
dito sa bandang Europe, nag-upsurge din po yung kanilang market, more than 2%. So maliban sa Hong Kong, dito sa Asia, negative 0.26%. The rest, very green po yung ating mga Asian market. So mukhang singled out talaga yung ating Philippine stock market, at walang gusto na foreigners po na sumalo dito sa ating mga stock. So yun nga, kung hindi ako nagkakamali, tayo pa rin yung naka-lockdown. So yung iba dito sa Asian countries, hindi na po ganun kahigpit yung kanilang lockdown. So inasahan natin yung mga businesses natin, yung mga nandito sa stock market, hindi kikita pa rin ng ganun kalaki for the third quarter na naman. Kaya ganyan po, patuloy na lumalabas po yung ating mga investor. So wala tayong makita masyado na mga stocks dito sa ating market. Sabi nga sa inyo, pa-bounce-bounce na lang sila. Kaya pati yung mga idol natin sa YouTube, mukhang sa US market na naglalaro ng mga stocks sa ngayon. So anyway, tingnan natin yung ating mga top trending stocks para alam pa rin natin kung ano po yung nangyari dito sa ating market. So siguro ang pinaka-winner of the day natin dito sa top trending natin is itong si Mary Mart. So makita mo dito, nag-gain siya ng 7.37%. So lakas ng bounce niya. So siguro walang ibang mapuntahan na. So ito yung pinaka-the best na pwede nilang puntahan sa ngayon, kasi medyo, yun nga, mababa yung price, madaling itulak. Pero market cap na pala nitong si Merrimart, ang taas na pala ngayon, 23.24 billion. Pero yun nga, maganda po yung galaw niya ngayong araw na to. So tingnan natin yung nilagay natin na support kahapon dito sa may bandang gap area. So hindi na niya inabot, nag-reverse back na po yung kanyang prices at bumalik dito sa range natin, sa Fibonacci natin, from 0.5 hanggang 0.328 naman. So tingnan natin bukas kung magpatuloy itong si Merrimart, kung ano yung maging sentiment sa kanya, kasi medyo maganda din naman yung kanyang volume as compared naman kahapon for the last 2 days na nagkakabuhosan po dito kay Merrimart. So medyo nakahinga ng maluwag yung mga nakabili dito sa bandang taas, around 3 pesos. Kasi nga maganda po yung galaw nitong si Merrimart natin. So dahil ganyan, so itataas natin ng konti yung ating support level sa kanya. So possible bumalik siya ulit dito sa 2.87 or around 0.5 Fibonacci level naman natin. So wala pa tayong makitang masyadong trendline sa kanya, kasi yung huling ginuhit nga natin sa kanya, na breakdown na siya, di ba? So nandito siya sa bandang ilalim, so bumubuo siya ng bagong trading channel. So eto na ba yung bago niyang trading channel na titignan natin sa kanya? So hindi pa natin sure kung ito yung magiging sunod na trading channel niya, kasi medyo kulang pa din naman yung ating candles formation dito sa stock natin na si Merrimart. So tanggalin ko muna. So support and resistance muna tayo. Sa ngayon, ang nakita lang natin sa kanya, ang support natin is 2.87. And then ibabalik natin yung ating next na resistance sa kanya dito naman sa bandang taas. So hopefully hindi magkaroon ng profit taking bukas, at ma-maintain po ni Merrimart yung kanyang galaw, kasi maganda yung galaw niya, medyo nag-bounce siya. So dito sa RSI natin, so nagkaroon siya ng double checking sa around RSI 49 naman. So nag-recover ng konti yung kanyang MACD, pero nasa downtrending pa rin siya. So hopefully bukas meron siyang follow-up volume para ma-maintain niya po yung current price na nasa 3.06 naman. So congrats po dun sa mga nakahuli sa kanya. So nag-gain siya ng 7.37%. So malaki na yan kumpara po sa galaw ng at ibang stocks po natin dito sa ating stock market sa ngayon. So next po natin si dito. So ang prevailing news lang naman dito sa stock natin ni si dito kaninang umaga is yun nga yung pinag-uusapan, yung undersea cable na mukhang medyo natakot yung ibang kasama natin, kaya nagkabusan po ng umaga. So umabot siya ng more than 3% yata to, itong pagbagsak na to ni dito natin. So umabot siya ng more than 3%. So katil lang natin kung ilan yung binagsak niya. So around 3.26, pero naka-recover naman siya nung bandang hapon na, kasi siguro na-digest na rin nila yung news. Kasi yung sinasabi naman dun sa news regarding dun sa contract na yon na binabantayan yata ng US doon sa undersea cable sa US tsaka sa bandang Hong Kong. So
si President Duterte kasi, 'di ba? So hindi naman siya masyadong negative doon sa mga joint ventures ng mga Chinese companies sa Philippine companies po natin. So more on the build project pa rin yung gustong putahan ni President Duterte. Kaya siguro medyo nag-subside yung negativity dito sa stock natin na si dito naman. So sa ngayon, nagko-consolidate lang yung ating prices. So hopefully mag-stay siya above sa MA9 natin. So tingin natin bukas ha, kasi hindi pa niya siguro na da-digest din yung biglang pagbagsak po ng ating indices. So ngayon ang nakita kasi natin, wala talagang investors na pumapasok po dito sa ating market naman. So most likely mga traders po yung nagsusupport sa price po natin kay dito, although meron naman siyang net foreign buying doon sa kanyang net foreign buying na measurement. So tingnan natin dito sa kanyang net foreign buying. So hindi naman siya ganun kalaki, maliit lang naman yung mga value. Nung huli, ito yung pinapakita ng mga kasama natin. More than 2 million yung net foreign buying, pero ngayon nag-loss siya. Negative 652,000 na net foreign selling naman. So hindi naman ganun kalaki yung mga foreigners. So most likely naman nakikita natin, mga locals po yung nagsusupport sa stock price natin na si dito. So price action lang muna tayo. So yung nakikita natin, so hopefully magkaroon siya ng reversal back dito sa taas ng ating ascending trend line sa kanya, kasi kung medyo stricto ka sa kanya, actually dito yung dapat na i-drawing natin sa kanya. And then medyo nagkaroon siya ng breakdown dito sa support na trend lines naman natin sa kanya. Pero yun nga lang, nag-stay pa naman above MA9. So yung ating ibang indicators, although nagka-curve down, yung RSI still above 50, and then yung MACD nagka-curve down, pero nakabukas pa naman ng konti sa stock natin na si dito. So alam niyo naman, medyo marami pong supporters na Filipino talaga dito sa stock po natin na si dito. Kaya po nakukuha niyang mag-stay above sa current price po natin. So anyway, overall picture, so uptrend pa naman itong si dito natin. So yun lang muna yung tignan natin sa kanya. So tignan mo lang na maigi yung mga rewards saka risk level mo pag papasok ka dito sa stock natin na si dito or sa ibang stocks po natin, kasi overall hindi nga po maganda yung sentiment dito sa ating market naman. So yan lang muna yung nakita natin, kasi yan pa rin naman yung pinupuntahan po ng prices ng stock natin na si dito natin. Okay, next tayo dun sa pinag-uusapan sa ngayon. So si Ali, medyo malakas po yung buhusan sa kanya. Dito ko nakita yung 714 million na net outflow sa kanya. So around 781.94 net foreign selling sa kanya. So makita mo dito, ang tagal na pala na merong net foreign selling itong si Ali natin, since August 12, since start po ng ating ghost month. Naglalabasan na po yung mga foreign investors kay Ayala natin. So kita mo naman, ang lakas ng buhusan sa kanya. At yung candle natin is talagang bearish na bearish siya, kasi wala pong weak. So wala tayong makita kagaya nitong huli, mga doji sa kanya. So merong nagsusupport sa ilalim. Sa ngayon, wala talaga, kasi makita mo, ang lakas po ng volume na nagbebentahan sa kanya. So ngayong araw na to, nag-loss po siya ng negative 4.59%. So overall, lahat naman ng properties is hindi po maganda yung galawan nila. So tingin tayo dito sa PROP natin, yung index ng ating mga properties. So makita mo, lahat sila naglalabasan. So nasa oversold signal na rin siya. Yun nga lang, itong si Ali yung matunog sa ngayon. Kasi nga, yung sabi ko pa rin sa inyo, yung last reviews natin, yung MSCI rebalancing, tinanggal daw yata sa, tingnan natin ha, wala pa naman yung official results. Tinanggal siya from large cap, ginawang mid cap na lang itong si Ayala lang natin. Kaya tingin natin yun yung major na dahilan. Kaya po nagbebentahan po yung mga foreigners. So nire-rebalance nila yung kanilang mga portfolio, lalong-lalo na yung sumusunod po sa galaw ng ating mga blue chips naman. Ayan. So breakdown tayo sa support. So maghanap tayo ng next support dito kay Ayala. So hanapin natin kung ano yung next niya. So yung current price niya, actually medyo na-break na rin niya ng konti. Ito sana yung support natin. Itong medyo dulo na to. So medyo na-break na niya. So hanap tayo ng kanya next support is around 25.81 pesos naman. So siguro dito na. Lagay natin dito sa may gap down area natin sa kanya. So around 25.6 pesos naman. So
yun nga lang, nasa oversold signal na itong si Ali. So, nag-expect tayo, basta magkaroon siya ng good candle na closing, yun na yung time para siguro magkaroon ng reversal naman itong si Ali. Kasi exaggerated naman. So, sabi natin, yung MSCI rebalancing na sinasabi po nila. So, sa mga big fund managers kasi yun. Kasi, kaya ganyan po kalaki yung epekto nitong sa stock natin na si Ali naman. So, yung sabi naman ng iba, yung pinaka bottom line kasi ni Ali hindi naman nagbabago. So yung perception lang sa kanya kasi nga nasa pandemic level tayo, 'di ba? So wala siyang masyadong business sa kanyang property. So naka-lockdown kasi yung iba, hindi siya makapag 100% utilize ng kanyang business. So wala siyang masyadong kita. So fundamentally hindi siya maganda. Second quarter negative 95%. So yung annual okay siya, 'di ba? Pero yung first quarter pangit din siya. Negative 39.26. So, normal lang na mag-alisan talaga yung mga investors kasi hindi po sila kikita pag nag-stay po sila na matagal sa stock natin na si Ali. So, matitira na lang dito yung mga talagang very long-term investors sa kanya kasi ang in-expect natin recovery ng market natin is until next year na yan. So, anyway, for trading purposes lang dito sa review natin, since naka-break na tayo dito sa support natin na to at around 28.5, so, mag-aabang na lang tayo dito sa 25.65 na level po natin kay Ayala naman. Ayan. So, not a good time to buy pa kasi yung mga nagtatanong, wala po tayong mga Dow G kagaya nung huli, di ba? Nagkaroon siya ng Dow G dito, bullish engulfing candle dito. So, yun po yung antay natin sa kanya bago tayo sumalo dito sa stock natin na si Ali. Pero sa ngayon, wala pang bottom itong si Ali, naghahanap pa rin po siya ng support kasi medyo malakas pa rin po yung ating foreign selling sa stocks natin na si Ayala naman. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next natin si NIKL. So nag-buckle din yung ating mga mining companies. So bumaba ng konti ito si NIKL, nag-loss siya ng negative 1.79%. So lumalabas yun pa rin yung resistance natin sa kanya. Kasi hindi niya, okay na sana, no? Medyo naka-breakout siya ng konti, pero hindi niya kaya. So, bumabalik siya dito sa ating sideways channel naman. So, anyway, sentiment na to ng buong market natin. Hindi dahil sa mining prices or rather yung mga metal prices natin is biglang nagbagsakan, kundi overall na po sa PSE market natin. So, okay po naman lahat ng technicals niya. Yung ating RSI above 50. So, yung MACD, nag-start na siya mag-recover. So, naudlot ng konti. Yung ating price action is okay pa naman. So, nandito pa naman sa bandang taas. So, yung volume, medyo nagde-dry siya ng konti naman. So, kaya nga, binibigyan natin siya. Isa muna ng trading channel sa ngayon for this day. Kasi nga, walang good sentiment po dito sa ating market naman. So, meron siyang net foreign buy ng konti, 346K. Yung mga pumasok po na foreigners dito sa stock natin na si NIKL naman. Ayan. So, ganun pa rin naman, di ba? Medyo intact pa rin naman. Meron pa rin siyang ascending trend lines na sinusundan hanggang sa ngayon. So, medyo nag-buckle up lang siya sa overall sentiment po ng ating market. Okay? So, yung next natin. So, ito din yung medyo pronounced yung pagbagsak. So, itong si Global Ferronickel, nag-loss po siya ng negative 3.68%. Pero, overall, ganun pa rin naman. Okay yung ating RSI sa kanya. Above 50, and then yung ating MACD is nakabukas pa naman. So, yun nga lang sa ngayon, medyo malakas po yung foreign, or rather, yung ating volume. So, selling volume niyan ngayon. So, ganun pa rin naman yun, nakita natin sa kanya. Yung next na resistance is around 1.4, and then meron tayong ascending trend line sa kanya, di ba? So, most likely, baka mag-retest sa MA9, itong si Global Ferronickel natin, kasi yun nga, medyo malakas po yung bentahan sa kanya. So yung next na support natin kasi sa kanya is dito na sa ating MA9 naman. So kung guguhit ka dito sa horizontal line natin sa kanya, so meron ba siyang pwedeng mauntugan dito? So ang next na support natin nung huli, dito tayo sa bandang baba around 1.2. Pero anyway, ang pinakamalapit sa kanya is yung ating MA9. So, pwede dito. So, pwede mag-coincide dito sa ating MA9 naman. Yung next support po nitong si FNI natin. Kung sakaling medyo mag-alisan pa rin po yung ating mga investors dito sa ating mining companies. Ayan. So, intact pa rin naman siya. Yun nga lang, malakas yung selling niya ngayong araw na to. So, meron din siyang net foreign selling
11.96 million naman. So anyway, overall chart, ganun pa rin naman yung nakita natin kay Ferro Nickel. Okay, next po natin si CMEX. So malakas talaga itong si CMEX, no? So nagkakaroon siya ng shakeout kanina at umakyat pa nga, pero nagkaroon na siya ng indecision candle. So apektado din siya ng overall na sentiment sa ating Philippine market. So ito pa rin yung resistance natin at 1.57, at pwede ko mag-wait sa kanya ng isang ascending trend lines. So guide pa rin natin yung ating MA9 sa ngayon. So wala din ako makitang bagong news dito sa stock natin na si CMEX. So overall sentiment, yung pa rin pinag-usapan natin sa kanya, kung meron bang buyout na pwede mangyari dito sa stocks po natin na si CMEX naman. So wala ding nagbago sa kanyang price. So since kahapon, 1.5 din yung kanyang closing naman. So intact pa yung ating MACD. Yung ating blue line is nasa taas ng ating red line. Yung ating RSI is always above ng ating RSI 50. Yun nga lang, very, very alarming yung ano, no? Nasa taas ng ano eh. Oversold level yung ating RSI sa kanya. So meron kayang news talaga itong si CMEX natin. Kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin official na lumalabas na usapan. Anyway, nagko-consolidate siya. Nag-aantay siguro ng catalyst pa itong si CHP. Yun nga lang, be careful lang kasi nasa overbought level itong si CMEX natin. So anytime, pwede magkaroon ng profit taking naman sa kanya. Pero once makonfirm yung rumor sa kanya, yun naman yung magpapa-spike ulit ng kanyang prices natin. Okay, so guide mo lang yung ating mga trend lines. Next po natin si Bloom. So medyo nabuhay yung ating mga kasino. Makita nyo, ibang kasino natin is meron din konting nag-akyatan sa kanila eh. So itong si Bloom, medyo maganda yung breakout niya. Meron siyang kasamang volume. So makita mo dito, nag-breakout yung RSI natin sa RSI 45. So nabuhay ng konti yung ating MACD. So mataas din, nag-gain po siya ng 5.1%. So magkakaroon na yata ng resumption yung ano eh. May mga nababasa akong news. Nagkaroon na yata ng konting resumption yung ating mga kasino. So yung huling news, hindi ko nasabi kahapon, di ba, bubuksan na yung mga barbershop, yung ating mga gym. May mga gym na bubuksan. So and then meron din ako nabasa, kasino. So si PLC yata yun. Magkakaroon siya around 30% operation ng workforce sa kanya. So kaya siguro nabuhay itong mga kasino na stocks po natin. So magkakaroon siguro sila ng partial operations, kaya medyo nagkaroon po ng optimism sa kanila. Okay, so hanapin natin yung resistance nitong si Bloom natin. So ang next na resistance natin is around 7 pesos. So yung support natin is dito, syempre sa consolidation ng ating mga prices. And then yung guide natin sa kanya, meron kang breakout ng prices dito. So hopefully mag sustain yan hanggang bukas at i-retry natin yung ating 7 pesos na resistance, kasi may konting optimism sa kanya. So drawing tayo ng ascending trend line sa kanyang base, and then medyo maganda ng konti. Meron tayong volume, RSI breakout, and then may konting upward momentum po yung ating MACD naman sa kanya. Okay, so congrats po dun sa mga nakahuli. Meron mga nag-message sa atin. Meron nakahuli sa kanya kahapon, kaya nag-gain sila ng 5.1%. For today's trading naman. Okay, next po natin si HLCM. So medyo nag-buckle up din itong si HLCM. Nagkaroon siya ng profit taking, negative 3.76%. So nag-resist yung ating resistance sa kanya. So ilagay natin dito. So maganda na sana nung nakaraan, no? Pero naapektuhan din siya ng sentiment sa ating market, at mukhang maghahanap siya ng support. So hopefully, kung babagsak itong si HLCM natin bukas, mag-retry lang siya dito sa ating MA9 naman. So yan kasi yung pinaka-support natin sa kanya. So di ba kahapon nilagay natin dito sa 5.54, and then tinaas natin siya dito sa around 6.7. Pero hindi niya kinaya, gawa nga ng hindi po maganda yung environment natin sa PSEI. So eto muna yung susundan natin sa kanya, sa current price action po nitong si HLCM natin. So okay po naman, yung ating RSI is okay. Dire-diretso pa rin naman siya. So sana magkaroon lang siya ng bounce dito sa dinodrawing natin sa kanya. So yung overall na galaw ng ating MACD is sinasabi, kahit papaano meron pong buying momentum dito sa stocks
natin na si HLCM naman. Okay, next po natin si MARC Ventures. So, nag-buckle up din siya. So, nag-loss siya ng negative 3.81%. So, ang ganda na sana ng galaw nitong si MARC, no? Nung nakaraan drawing tayo sa kanya. Meron tayong projection sa kanya na medyo mataas. Kasi nga, maganda po yung galawan niya. So, sa ngayon, medyo nagpahinga din siya. At tinatry niyang mag-bounce dito sa ating MA9. So, ganun din. Okay yung ating RSI, yung MACD. Hindi masyado makita. Nagsa-sideways siya. Pero yung ating volume, so medyo nawawalan siya ng volume kaya medyo bumabagsak po yung kanyang price. So magre-retest muna sa support itong si MARC Ventures. Kasama po ng ating ibang mining sectors naman. Kasi nga, yun nga, walang optimism po dito sa ating market. So ganyan pa rin naman yung drawing natin sa kanya. Balik pa rin yan kasi hindi pa rin naman nabibreak yung support natin dito sa kanya, yung ating MA9. Which is, makita nyo naman, doon lang nag-glide po yung ating prices sa stock natin na si MARC Ventures naman. Okay, so ang daming hindi maganda dito sa ating market, no? So talagang lugmok na lugmok si PSEI. So naghanap siya ng catalyst para umakyat pero wala. Kaya po nag-aalisan po yung ating mga investors. So sa ngayon, para hindi na tayo masyadong madismaya dito sa ating market, mag-expect na tayo na magkaroon siya ng oversold signal for the coming few days pa kasi nga medyo malakas po yung ating selling signal sa kanya. So, wala din tayong mga doji or bullish engulfing candle para magsabi na magre-reverse na po si PSEI market natin. So, as always, follow mo kung anong yung plan mo. So, kung long-term ka, di long-term ka. And then, kung short-term trading ka, follow mo yung rules sa mga cut-loss natin. Kasi, yun nga, wala pong optimism dito sa ating market. So, tingin-tingin na lang muna tayo dito sa ating mga US market kasi maganda po talaga yung kanilang market sa ngayon. Kita mo naman, worldwide na yata itong maganda yung kanilang market. Pero sa atin, iniinda po natin yung pagdami po ng cases ng coronavirus. So, yung bagong news pala, nakalimutan ko sabihin. So, may additional na 2,218 new COVID cases. So, umakyat na naman tayo 226,440. And then, meron nilabas yung embassy ng Malaysia dito sa amin. So, binabawal pong pumunta yung mga expats natin na magtrabaho dito or bumalik dito. Kahit meron na kayong mga visa, long-term resident visa, kung galing kayo ng Pilipinas, hindi kayo makakapasok dito sa Malaysia starting September 7. So, sana makabalik na yung mga may trabaho kasi kung hindi, maiipit po kayo dyan sa Pilipinas. So, hindi papayat po yung ministry ng Malaysia. Yung mga galing po ng bansang Indonesia, Philippines, and then meron pang isang bansa na sinabi nila, nakalimutan ko, na hindi po pwedeng pumunta dito sa lugar naman namin. So, hindi maganda yung overall na glow ng ating market. So, ganun talaga. So, tiis-tiis muna tayo. Wala pong optimism dito sa ating PSEI market naman. Ayan. So, meron pa tayong natitirang 2 trading days. Hopefully, by Friday is mag-stabilize na po yung pagbagsak ng ating market naman. Okay, so yun po yung mga reviews natin for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel and then follow mo lang ako sa aking Facebook account at Palaboy Traders na Facebook page. Ganon din po sa ating Twitter account na Palaboy Trader naman. Ayan, so yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Abangan natin yung 2 trading days natin for this week. Sana magkaroon po ng stabilization sa ating market naman. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.